Hello mga Pops, magandang araw sa inyo. And tayo po'y gagawa ng video today dahil marami kasing mga nagtataka na mga friend ko natin na monetize na. Hello po sa mga monetize na ang kanilang Facebook sa Reels. Na pag monetize na po kasi yung Facebook natin sa Reels, eh pwede na tayong kikita. Pero hindi ganun kalaki dito po sa Pilipinas yung Reels. Makakapag income ho tayo if yung mismong Facebook po natin or page mayroon ng advertise. Na ngayon, nagtataka ka kung bakit kapag monetize ka na, maraming violation. Masyado nang nagkakaroon po ng yung ma-restrict ang account mo nang di mo alam kung bakit restricted parati yung account na meron ka. Well, ngayong araw na to, ito sa video na to, kailangan mong makinig dahil bakit ba nagkakaroon po ng ba't ako nare-restrict ang account ko na wala naman akong ginawa. So ngayon, magiging valid pala yung mga post natin before nung di pa tayo monetize. Like for example, kapag di ka pa kasi monetize, kahit anong music ang gagamitin mo, okay lang. Kapag di ka pa po monetize, ha? Kahit anong music ang gagamitin mo, well, okay. Walang magiging problema. The problem is, kapag monetize ka na, kapag sinabi na ng Meta, you are qualified na mag-earn through Reels. Oo, yun ang sabi ng Meta. Ngayon, kapag sinabi na ni Meta na pwede ka na mag-earn sa Reels na yan, doon na mag-start yung pagiging mahigpit ng Facebook or ni Meta. Hindi ka na pwedeng gumamit ng any music na may copyright. Ako kasi, ang ginagawa ko, pinapost ko sa Facebook, pinapost ko sa page. Kung nagtataka ho kayo, bakit minsan nawawala yung post ko sa Facebook, ibig sabihin ho nun, may copyright na nangyari. Ang ginagawa ko, agad-agad, kapag nag-notice po sa notification ho natin na sinasabing, you are not able, or this video is not able to monetize because may mga claims yung music. Huwag ka magdi-dispute. Ha? Kasi nakalagay doon eh. Parang kumbaga nakalagay doon. Ito, sa Facebook page po natin to. Ha? Sa Facebook page. I-apply lang din po natin to sa Reels. Ang ginagawa po kasi, may mag-claim, then ang gusto ko nila hati kayo doon sa kita ng video mo. Hati kayo. Huwag ka magdi-dispute. Oo, huwag ka magdi-dispute. Ang gagawin mo agad, i-remove mo yung video na in-upload mo na merong violation. Kasi, posible na for now, isa lang po ang magka-claim nun. But later on, pag maging viral yung pinost mo sa Facebook, maraming mag-claim nun. So, another, magdi-dispute ka na naman. So, maraming hatian. So, pwedeng matitake down yung Facebook page na meron ka. Yung Facebook naman natin, yung personal, ito sa mga kaibigan po natin, ha. Ako in-encourage ko kayo, mas magandang gumawa ng page kaysa yung sa personal account ninyo. Yung personal account kasi, nare-restrict eh, halos eh. Di ba? Nare-restrict po. Kaya nagtataka kayo, ba't nare-restrict na naman yung account ko? Wala na akong ginagawa. Ganito, the main purpose po natin ngayon, ba't yung gumawa ng video, bakit ba nare-restrict? O ba't may restriction parate yung mga Facebook ng mga kababayan natin or yung mga monetized na, no? Yung mga monetized na sa kanilang mga Reels. Bakit ba nagkakaroon ng restrict, Papa Eldred? Una, yung mga sinishare ho natin sa Facebook. Isa po sa makapagpa-restrict ho nito, kapag yung video na sinier natin merong violation, automatic ikaw na nag-share, makukuha mo yung violation nang i-share mo na yon.
So, nagtataka tayo, nako, restrict ako 1 hour ah. Diba? Tapos, di natin nire-review. Pwede natin i-review kung saan tayo banda na restrict, kung ano yung violation natin. Marireview po natin yun, makikita ho ninyo yung violation ninyo. Yun yung una. Kapag may mga sinishare tayo na may violation, automatic tayo na nag-share, makuha ho natin yung violation na yun. Okay. Pangalawa. Pangalawang, nagkakaroon ng restriction ang account ho natin kapag meron tayong mga nakita na mga hindi kanais-nais, mga nag-aaway, may mga yung mga anak ho nila, may bugbugan, and then nag-comment ka. Ito. Nag-comment ka ng di maganda doon. Na may brutal yung sinabi mo, may pagka-brutal yung sinabi mo. Automatic yung account mo ma-restrict ulit yun. Yes. Mare-restrict po yun dahil ayaw ni Meta ng hate speech sa Facebook. Kapag nag-comment ka ng di maganda, yun. Magtataka ka, uy, 1 hour, 2 hours, 1 day. Di ba? Minsan 28 hours. Ako 1 month. Ako na-try ko 1 month. Na-restrict ako. Yung nag-comment ako ng di maganda doon sa ano, yung meron kasing yung time na yung binugbog, kung napansin niyo po yung pinatay niya ang kanyang wife sa may bay Cagayan, nag-comment ako doon something brutal yung kinoment ko, yun bawal pala yun kay Meta. Bawal pala yun kay Facebook, kaya nagtataka ka, uy, restricted na naman yung account ko. For 1 month akong na-restrict. Kaya minsan hindi tayo nakakapag-react. Diba? Hindi tayo makakapag-comment kasi nga may violation pa ang atin pong Facebook account. So ngayon, kung napapansin ho ninyo, di na ako masyado active sa personal account ko, mas nagiging active yung page ko, mas maganda ho kasi sa page. Kapag magkakaroon po ng mga viral videos, tumaas po, nakaabot ka na ng reach na 10,000 followers or up, ano ba dyan, makikita ka na po doon ng dollars. So yun, pag-usapan naman natin sunod, kung ano ba ang kitaan doon sa I am a small vlogger, yes, maliit pa lang naman ang kita ho natin na sa basta no, na maliit pa lang po kita natin sa Facebook, kaya susunod ano ba ang pwedeng gagawin Papa Eldred para kikita yung aking Facebook. Okay, pag-usapan natin yan sa susunod. Maraming salamat, share po ng video na to and i-like of course ang Facebook po natin, ang page natin, Papa Eldred Vlog. Yun lamang po. Good morning and have a good day. God bless po sa ating lahat. Sana po makatulong. Maraming salamat po.